Ayan, oh. Nasakali lang. Nire-raker nyo dahil nakahambalan sakali. Lilipat nyo sakali. Dapat ang impounding area ninyo, hindi sakali. Ano ba naman kayo? Hi, magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Welcome back na naman po sa ating panibagong vlog. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan po tayo. Ito po, nagbabalik na muli. Nandito muli tayo sa ating sasakyan. Kung nakita nyo yung ating background, eh ganun pa rin. Kasi nga, nandito tayo sa biyahe ngayon. Ngayon po ay alauna na ng hapon. Araw po ng Sabado. Eh, tayo po'y kumain lang. Kaya habang ako'y magpapahinga, magkikintuhan muna tayo. So nakita niyo naman siguro sa ating title, no? Tungkol po ito sa MTPB, Manila Traffic and Parking Bureau ng lungsod ng Manila. Dahil po nadaanan ko yung kanilang impounding area. Pero bago natin pag-usapan yan mga kapatid, baka may naligaw sa aking YouTube channel. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Saka pakibigyan niyo ako ng like. Saka pakishare na rin sa ating mga kaibigan. Baka kayo po'y magawin ng Manila para po maging aware kayo sa kali na ito. Dahil masikip na po para po maiwasan natin. So maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa pagbisita. Thank you very much. So, umpisahan na po natin, no? Itong ginagawa kong video ngayon, reaction lang po ito. Dahil po, alam naman po natin, ang mayor ng Manila, eh nagbabalak po na tumakbo sa pinakamataas na posisyon dito sa atin, sa Pilipinas. Ang napapansin ko lang, gusto niyang gawin yon pero ang kanyang lungsod hindi pa niya naaayos. Parang bitin po tayo dahil 3 years pa lang siya sa panungkulan sa pagiging mayor ng Manila. Eh ngayon ay gusto niya kagad tumakbo sa mataas na posisyon. Ang napapansin ko lang, no? Siguro naman kung tayo nandito tayo sa Metro Manila, lahat naman siguro nakakadaan tayo ng Manila. Wag, ang mamapayo ko lang sa inyo, huwag kayong dumaan doon pagka kayo ay walang dashcam sa inyong sasakyan. Dahil po alam niyo naman siguro, narinig niyo naman siguro sa mga balita na sinasabi nga ng pamunuan ng MTPB, kahit daw mali ang huli, eh tanggapin na lang daw. Dahil may adjudication board naman daw na mag-aayos nito. So abalahin pa tayo. So mamaya may papakita ko sa inyong video yung nadaan ng kali. Dahil po napakahigpit nila doon sa mga illegal parking, lalo-lalo na yung mga truck. Yun ang paborito nila eh. Dahil siyempre pag truck, may mga karga yon, ay tutubusin kagad ng may-ari yon. Lalo pagka yung mga cargo nun eh, rush, nagmamadali. Ang di ko lang lubos maisip eh. Yan ang pinag-iinita nila. Samantalang ang daming nakahambalang na dapat linisin sa Manila eh. Una-una hindi nila magagawang ma-demolish yung mga tricycle na kulurom. Ang dami. Di mo maintindihan dahil yung ikinabitan, tricycle, tapos yung sidecar niya, ay talagang sidecar. Hindi yung pang tricycle na sidecar. Di ba? Napakahirap eh intindihin. So ito, ipapakita ko sa inyo yung video. Panoorin muna natin. Yan, kung makikita nyo, ito yung impounding area ng Manila. Yan, saan nilalagay? Sa highway din. Inaalis nila yung mga nakahambalang sa kalye. Nililipat nila sa ibang kalye. Yan, makikita nyo, yung mga malalaking truck ito. Yan. Makikita nyo, dalawang linya na lang nadadaanan dahil nasasakop na yung dalawang linya dun sa mga nakaparadang truck. Tama ba yung pinagagawa nyo, MTPB?
Yan, hanggang malapit ito sa Quiapo eh. Ayan o. Nasa kali lang. Nire-raker nyo dahil nakahambalan sa kali. Lilipat nyo sa kali. Dapat ang impounding area ninyo, hindi sa kali eh. Ano ba naman kayo? Ayun. Nakita nyo yung video, di ba? Nasa kali lang kami ng impounding area. Yung mga sasakyan, kinuha nyo sa kalye dahil nakahambalan sa kalye. Tapos ngayon, ililipat nyo na naman sa ibang kalye. Hindi parang naglulukuhan lang tayo. Dapat meron kayong malagyan na impounding area na hindi sa kalsada. Dapat merong malaking compound na paglalagyan. Dahil po tingnan nyo nangyari. Nilipat nyo lang yung traffic, nilipat nyo lang yung abala. Diba? Huwag tayong mang raker dun sa mga illegal parking kung ilalagay lang din natin sa kalsada lang din. Eh, pwede mo namang tigitan na illegal parking yun. Aalis naman siguro. Kung doon, mayroon tayo nag-iikot na nagpapaalis din. No? Kaya dapat hindi ganun eh. Hindi, kaya hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila magagawa yun. Pero mo, apat na linya lang yun ha, apat. Yung dalawa, sinakop na. Nung pinaglagyan nila yung mga truck na kanilang in-impound. Minsan nga, yan, nagagamit pa yung tatlong linya doon sa tapat, kali ng Laong Laan eh. Malapit sa Quiapo. Kaya mga kapatid, kung nag-iikot kayo ng Manila araw-araw, iwasan nyo yun. Lalo pagka marami silang nahuhuli, tambak talaga doon. Nakadaan ako doon noong isang araw, kaya nainis ako. Antindi ng traffic. Tapos ang mangyayari pa ron, may stoplight doon. Pag nagagaling ka ng Lacson, sa tindi ng traffic, siyempre kung nandiyan ka sa pinakakanan, ay nandito nakalagay yung mga, sa kanan nakalagay yung mga truck eh. Siyempre pipihit ka. Ay kung nandun ka pa sa stoplight, maabutan ka ng ilaw, huhulihin ka pa. Oo. Dahil nga mabubulaga ka eh. Akala mo yung mga nakapila doon sa kanan, eh natakbo. Hindi pala. Yung pala ay na-impound. So sana po, makita naman po ng ating MTPB yan. O ni Yorme. Atensyon, Mayor. Sir, dapat po eh, ayusin naman po na. Ayun lang naman ang hinihiling namin eh. Kami po kasi ay gumagamit din ninyong kalsada. Alam ko naman eh, ginagawa nyo naman ang lahat. Siguro, yun, hindi nyo lang ganong napapansin. Kaya kung wala pa tayong paglagyan ng ating mga nare-raker na medyo bakanting lute na doon natin ilalagay, hindi sa kali, huwag mo na tayong manghuli. And then wala rin eh. Inalis mo doon sa area na yun dahil naabala. Ilipat mo rin sa ibang area, sa ibang kalye, may panibago ka namang inabala. Oh. Anong solusyon na gagawa mo ron? Nilipat mo lang yung problema sa ibang problema. Di ba? Oh, gagawa ka ng panibagong problema sa iyo. Akala mo, nakapaglinis ka na ng kalye dahil sa ginawa mo. Hindi. Nilipat mo lang eh. Oh. Tsaka yung mga kuluro natin tricycle dyan, dapat mo, sir eh, mapapansin nyo na yan. Dapat mabubuwag nyo na yan. Tingnan nyo yung mga traffic enforcer nyo, halos na nagtatrabaho eh. Nakaumpukan sa isang kanto. Kung kailan may mga stoplight. Tatlo, apat sila. Binabantay nila nagsuserve. Yung pinakahuli tumatawid sa isa stoplight. Eh, tiba-tiba na yung mga traffic enforcer natin dyan eh. Grabe, di nagtatrabaho ng maayos sa totoo lang. Pero yung mga kali na kailangan ng traffic enforcer, wala sila dun. Yung mga kulurong na tricycle, nagka-counterflow, hindi nila hinuhuli yun. Oh. Dahil wala naman silang mahihitaron eh. Oh, pero samantala tayo, kami, ay mabilis ang mata nila dun. Wala na silang ibang binabantayan, kundi kaya nga ang MTPB, laging na controversial eh. Laging na bibidyohan na kung ano pinagagawa eh. Kaya grabe. So maraming salamat po sa inyo lahat mga kapatid. Pasensya na po, medyo nag-init tayo. Dahil po sa nakita natin video ay hindi po ka ayon-ayon.
ay nagbabalak pa naman tayong tumakbo sa mataas na posisyon. Samantala yung ating pinagkalagyan. Although naman, marami ka naman nagawa, sir. Yun lang naman ang hiling din namin na mapansin mo rin. Hindi ko sinabing wala kang ginagawa. Marami ka nagawa. Yun lang. Yung hiniling namin, dapat mapansin mo rin at magawa mo rin. So, pakipansin mo yung mga MTPB mo, sir. Dahil wala na. Wala ibang inatupag. Kundi manghuli na walang katuturan eh. Pero kung aalisin nyo yung commission dyan na 20% sa bawat huli, baka wala nang mag-apply sa inyo na MTPB. Baka wala nang magtatrabaho. Tingnan nyo sa Pasig. Inalis na ni Biko ng commission na kanyang ano. Katrabaho na maayos. Wala nang reklamo ngayon ng ano. Wala nang reklamo ngayon ng motorista sa Pasig. Dati notorious yan. Ngayon ang pumalit Manila naman. Grabe ang Manila. Totoo lang. O, huwag kayo masaktan. Ikaw, o taga Manila ka, huwag kang masaktan. Totoo ito eh. Subukan mo magmaniho ron. Kung di ka maingat, tapos ka. O, di ba? Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po tayo kung nasaan man tayo naroon. Kung nagugustuhan itong video na ito, bigyan nyo ako ng like. Tsaka, pakisubscribe na rin. Baka hindi pa kayo nakapagsubscribe. Tsaka, pakishare na rin itong video na ito sa ating mga kaibigan. Para po maging aware po sila kung anong kalakaran ngayon sa Manila. So maraming salamat po. Hanggang dito lang muna tayo. Hanggang sa muli. Kita-kits ulit tayo sa darating pa nating mga video. Bye-bye. I love you.